Magandang gabi po sa bawat isa na kasama natin ngayon na magpupuri, mananalangin, mag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta na po ang bawat isa? Miyerkules na po at September 1. Si Jose Marichan na ho yata ang kumakatok sa mga pinto natin at nag-greet sa atin ng Merry Christmas. Maaring kakaiba talaga ang mga nararanasan natin ngayon, anong Pasko ang ating aabangan. Pero yung Pasko na pwede nating gunitain yung pagkasilang ng ating Panginoong Jesus. The firstborn, the supreme, over all creation, and all creation was created by Him and for Him, and He hold all creation together. Ito yung panghahawakan natin na Siya lang lahat talaga, overall. He is in control of everything in our lives. Kaya kumatok man si Jose Marichan sa mga pinto natin at i-greet tayo ng Merry Christmas. Huwag po natin ikalungkot yung Paskong darating. Dapat tayo magdiwang, magsaya, hindi sa mga bagay na matatanggap natin o meron tayo, kundi ito yung aalalahanin natin na si Jesus ay ibinigay sa atin ng ating Panginoong Ama sa langit upang maging tagapagligtas ng ating mga kasalanan. Katulad nga ng devotion kanina ni Sister Myla, yung justification na ginawa ng Panginoon ay hindi lang isang simpleng namatay Siya sa krus, kundi namatay Siya para kuhanin lahat ng kasalanan natin upang maging matuwid tayo sa mata ng ating Panginoon. What a great opportunity for all of us. Tanggapin po natin yung regalo sa atin ng Panginoon. Ang regalo hindi natin mai-enjoy kung hindi po natin tatanggapin. At ito po yung participation natin. At kung ano man yung regalo na naibigay sa'yo, pwede mo itong i-share sa iba. Tayo po, ang bawat isa, nawa po yung regalo ng Panginoon sa atin, maibahagi natin sa bawat kakilala natin, kaibigan natin, mahal natin sa buhay. At ito po yung mga pinag-aaralan natin gabi-gabi. What a wonderful thing to know who is Christ in our lives. He is the Creator. Amen. Napakabuti po ng Panginoon, di po ba? Kay buti-buti mo, Panginoon. Alalahanin natin ang kabutihan ng Panginoon by singing, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Tunay ngang ika'y di nag-
buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ikay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Samba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ikay walang katulad, tunay ngang ikay di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin nagmamahal. Pinupuri kita, Panginoon, dahil ikaw ay dakila at tapat. Di ka nagbabago noon, ngayon, magpakailanman. Yung mga katangian mo, O Diyos, ay aming sinasambit sa bawat araw. Ang iyong kadakilaan ang aming inaalala, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka. Naway pagharian mo po kaming lahat, Panginoon, sa gabing ito. Dalangin po namin, gawin mo po kaming karapat-dapat sa banal mong presensya. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. At salamat, Panginoon, sa bawat paghingi namin ng kapatawaran. Laging nakalaan yung walang hanggan mong pagpapatawad sa amin dahil sa walang hanggan mong pagmamahal sa bawat isa. Panginoon, ngayong gabi, alam po namin, ikaw ay nasa bawat tahanan ng bawat isa sa amin, Panginoon. We acknowledge your holy presence, Lord, in our midst, sapagkat kung mayroong dalawa o tatlo na natitipon sa iyong pangalan, Panginoon, ikaw po ay nasa kalagitnaan nila. Sinasamba ka namin, O Diyos. Kumilos ka ng malaya sa bawat pamilya, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Katagpuin mo po kami, O Diyos. Mapakinggan namin yung mga salita mo na nakalaan para ngayong gabi. Maging kalakasan ito ng aming katawan, ng aming kaluluwa, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na ang bawat salita mo ang magkukos sa amin na matransform ang buhay ng bawat isa sa amin, O Diyos. Tulungan mo po kami na mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Hawiin mo, alisin mo, Panginoon, ang lahat ng aming alalahanin, pangamba, takot, Panginoon. Ituon namin yung aming isip, ang aming sarili, ang aming pagkatao ngayong gabing ito sa presensya mo lamang at madinig namin
yung mensahe mo para sa amin. Salamat po, O Diyos, salamat po. Malaya kang kumilos, banal na Espiritu, sa bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Naimbag na rabii kada kayo amin. Good evening po sa bawat isa na kaka-tune in lang. Nawa, nasa mabuti kayong kalagayan ngayong Miyerkules, September 1. Ngayon po ay Baguio Day. Kaya holiday po dito sa Baguio. Usually po, pag ganitong panahon ay may mga parade tayong natutunghayan. Masaya sa Baguio. Maraming kang mapapanood. Pero dahil nga sa nangyayari ngayon na pandemic, limitado po lahat. Pero hindi ito magiging hadlang sa pagre-rejoice natin at pagpapasalamat natin sa kaligtasan ng Panginoon na magpasa hanggang ngayon tayo, especially tayo mga taga-Baguio, at ay nagpapasalamat sa ating mayor on how to handle this pandemic, dahil hindi po ako nangahampay niya, kundi we really admire and praying para sa aming mayor dito sa Baguio na talagang advance po siyang mag-isip kung paano po pinangangalagaan ang kanyang mga mamamayan, na kung saan kami pong lahat ay nakikiisa sa mga adhikain niya para maprotektahan po tayong lahat ng mga taga-Baguio. Magandang gabi po, at umpisa na po natin na may kagalakan sa ating puso ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen! Magandang gabi po sa inyong lahat, at patuloy po nating ipagpapatuloy sa ikatlong gabi yung ating series about the heart of the gospel. At sa loob po ng dalawang gabi, pinag-usapan po natin yung the message of the gospel, na kung saan, ang sabi ni Apostol Pablo, we proclaim Him. In other words, si Kristo po ang kanyang ipinapangaral. Sabi nga niya, we do not preach ourselves, but Christ Jesus as Lord. So ipagpapatuloy po natin yung ating series, dahil nung Monday pinag-usapan natin, He is the image of the invisible God. And then last night pinag-usapan natin, Jesus is the firstborn of all creation. Okay? He is the supreme over all creation, dahil siya nga yung creator God. Everything created by Him, and everything created for Him, and He holds them together. Kaya nga, nararapat lamang na sambahin natin siya, magtiwala tayo sa Kanya, at sundin natin yung Kanyang kalooban, dahil siya yung ating supreme creator God, na kung saan wala nang iba, siya talaga ang may control sa lahat ng kanyang nilikha sa langit maging sa lupa. So sa gabing ito, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral natin na tinutukoy ni Apostol Pablo, na kung saan yung ating pangangaral ay kinakailangang nakatuon kay Hesukristo. The Christ-centered preaching. Okay? Christ-centered preaching. Siguro yun na rin yung topic o title natin ngayong gabi, Christ-centered preaching. So kung merong nangangaral na kung saan hindi Christ-centered, hindi si Kristo, kundi sometimes ang focus nila ay yung sarili nila, bay, kabahan na po tayo. Pero kung yung pong nangangaral, si Kristo po ang kanilang pinapangaral, at lalong-lalo na kailangan biblical po yung kanilang pangangaral tungkol kay Hesukristo. At sa gabing ito, mga kapatid, dalawang talata po yung ating pagbubulay-bulayan. Ito po ay matatagpuan pa rin sa Colossians chapter 1:18 and 19. So buksan po ninyo ang inyong mga banal na kasulatan sa Colossians chapter 1:18 to 19. Ganito po ang sinasabi dito sa Colossians 1:18 and 19. He is also head of the body, the church, and He is the beginning,
the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in him. Pagpalain po ng Diyos yung kanyang mga salita. So sa gabing ito, hahatiin ko po sa dalawa yung aking ibabahagi. Una, Jesus as the head of the body. Okay? Maliwanag naman po rito sa verse 18 na Jesus is the head of the body. Ano po ba yung body na tinutukoy dito? So gumamit po si Pablo ng metaphor, inihalin tulad niya sa human body, na kung saan si Kristo raw ang head of the body. So head and body analogy yung ginamit ni Apostol Pablo po dito. So dito makikita natin, when Paul is referring to the body, Paul means the church. Yung body na tinutukoy dito ay walang iba kundi yung church or yung ekklesia. Okay? So, si Kristo raw ang ulo ng iglesia. Okay? Si Kristo ang ulo ng ekklesia. The word church in the scripture simply means an assembly of people. Okay? An assembly, kalipunan ng mga tao. So, pag sinabing kalipunan, kailangan at least 2 or 3 people gathered together as follower of our Lord Jesus Christ. Halimbawa, kami po, 3 kami ngayong gabi na kasama ninyo. Kami ay may tuturing na isang assembly. Kami ang church. Kami ang body of Christ. Kasi we represent an assembly, a group of followers of our Lord Jesus Christ. Pero hindi po limited sa amin na kami lang ang assembly. Kami lang ang group of followers of our Lord Jesus Christ. Kayo rin po, kung kayo po ay nasa inyong mga tahanan, kung kayo po at least 2 o 3 na natitipon sa pangalan ng Panginoon bilang mga follower ng ating Panginoon, kayo rin po ay ekklesia. Kayo rin po ay the body of Christ. Kasi ito po yung isang metaphor na ginamit to illustrate yung church. Inihalin tulad siya sa body. Okay? Ngayon, gaya nga ng aking binanggit, ang ibig sabihin ng church, an assembly. Okay? A group or assembly of people that are followers of Christ. So kayo po ay follower ni Christ. Ako ay followers ni Christ. So tayo'y natitipon ngayong gabi dito sa platform na ito. We are the body of Christ. We are the ecclesia. So when Paul says that Jesus is the head of the body, his ecclesia, meaning Jesus is in charge of our lives. Kung paano, yun nga po, yung body metaphor, no, mga kapatid. Gaano ba kahalaga yung ulo sa katawan? 'Di ba yung mga nagbibisikleta o kaya nagbabicycle, nagmomotorsiklo, napakahalaga na naka-helmet ka. Kailangan protektahan mo yung ulo mo dahil yung ulo ay isang vital parts of your body na kung saan kapag ka nagkaroon ng malaking aksidente at tinamaan ang iyong ulo, maaring maraming hindi maganda ang mangyari sa buhay mo. So napaka-peligro po. Kaya yung body, yung head of the body is so crucial sa ating katawan. Kaya nga dito pinakikita na si Kristo raw is the head of the body, no?
Meaning, Jesus is in charge of His body. He guides and governs His body. Kaya nga po, bilang Ekklesia, bilang church, dapat po nating i-recognize kung sino si Jesucristo. Siya ang head of the body. He is the head of the church. Ito po isang maliwanag na katotohanan na we are not in charge of the church. No? Because we are not the head of the church. Christ is the head of the church. And therefore, Christ is in charge of His church. So dito maliwanag na we are not in charge. Not the Pope, nor the cardinals, nor the bishops, nor the priests, nor the rabbis, nor the pastors, nor the elders of the church. Because isa lang po dapat ang head natin. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito in-emphasize po ni Paul that Jesus is the head of the body, His church, His ecclesia. You know, you cannot exist without your head. Because the head controls everything. Your body movement is completely and fully dependent on your head. Therefore, we are incomplete. As a church, we are incomplete without Christ. Kung yung church po ninyo, sinasabi nyo, ay, yung church namin, maganda yung building. Maganda yung aming facility. Kumpleto ang aming mga musical instrument. Okay? Malawang ang aming parking area. Hindi po yun ang church. Okay? Ang church po yung mga tao. Yung bumubuo doon sa assembly or group of people who are followers of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, we cannot exist without Christ because He is the head of the body. Kaya nga, sa gabing ito, ang lessons learned natin ngayong gabi, we must stop thinking that we are the head. As a pastor, ano, hindi ko dapat isipin na bilang pastor, I am the head of the church. No, I am only an under-shepherd. The church is the Lord. No? The church is the Lord's. Na kung saan, sa Panginoon yan, ako po'y katiwala or stewards lamang nung ministry na ipinagkatiwala ng Panginoon. So, we must stop thinking that we are the head and stop acting like we are in charge. Kaya nga, lagi ko pong sinasabi na we need to pray, seek His wisdom, His guidance, His leading, because He is the head. Tayo po ay sumusunod lang kung ano ang pinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung isang katotohanan na binigyan diin ni Apostol Pablo rito sa verse 18 that He is the head of the body, the church. Pangalawa, mga kapatid, dito rin po sa verse 18, sabi niya, He is the head of the body, the church, and He is the beginning, the firstborn from the dead. No? Dito, binanggit na naman ni Apostol Pablo yung salitang firstborn. Okay? So, hindi po ibig sabihin nito na binanggit kasi rito, the firstborn from the dead. Hindi po ibig sabihin nun na Jesus was not the first person to raise from the dead. Actually, di ba? Hindi naman talaga si Jesucristo yung unang binuhay mula sa mga patay. Marami pong mga Bible characters na nabasa tayo na binuhay mula sa mga patay. For example, sa panahon po ni Elisha, okay, sa Old Testament,
meron siyang isang bata na binuhay mula sa mga patay. Isang example po yun. Another example sa New Testament, sino yung kakilala ninyo na binuhay niya sa mga patay? Si Lazarus. Okay? Si Lazarus sa New Testament, isa siya sa mga binuhay ng ating Panginoon mula sa mga patay, and many more. Marami pang mga binanggit sa banal na kasulatan na talagang binuhay ng Panginoon mula sa mga patay. Pero bakit tinawag si Jesus na firstborn, the firstborn from the dead? Alam niyo po kung bakit siya tinawag na firstborn? Now, nalaman natin nung Tuesday na kung saan binanggit yung salitang firstborn, hindi ibig sabihin nun siya yung unang creation. Kung hindi, he is supreme. Bakit siya tinawag na supreme? Because his resurrection from the dead, he never die again. That's the reason why tinawag siyang the firstborn from the dead. Because he is the only person who resurrected from the dead that he never die again. So yung pinagaling o yung binuhay ni Elijah na bata, namatay na rin yon. Si Lazarus na binuhay ni Jesus mula sa mga patay, namatay din yon. Pero si Jesucristo na nabuhay mula sa mga patay, siya'y nabubuhay magpakailanman. Kaya siya tinawag na the firstborn from the dead. So, Christ is supreme because of his resurrection from the dead, because he never die again. So, tinawag po siyang the firstborn from the dead dito sa scriptures, dahil hindi na nga po siya muling namatay nung siya'y nabuhay mula sa mga patay. So, isang katotohanan po ito na dapat maging laman ng ating pananalangin. Therefore, makikita natin, si Jesucristo po ay buhay. Jesus is alive. Yun po yung pinaka-central message ng pangangaral ng mga apostol. Buhay si Jesus. Buhay ang ating Panginoon. Bagamat siya'y namatay, nung siya'y nagkatawang tao, namatay siya upang tubusin niya yung ating mga pagkakasala. But the good news is, he rose from the dead. At after niya na mabuhay mula sa mga patay, siya po ay nanatiling buhay at nagahari sa kanang trono ng Diyos. He is sitting at the right hand of God, meaning he is reigning and ruling the universe. So ako pinaniniwala, mga kapatid, na si Jesus is alive. He is reigning and ruling the universe. So hindi po nawawaglit sa kanya ang lahat ng nangyayari sa ating mundo. Because sabi ko nga po sa inyo, doon po sa verse 18, balikan natin yung verse 18. Kaya siya tinawag na the firstborn from the dead at tinawag siya na head of the body, sabi rito sa verse 18, so that he himself will come to have first place in everything. So dahil po sa siya yung the image of the invisible God, he is the firstborn over all creation. He is the head of the body. And he is the firstborn from the dead. So that he himself will come to have first place in everything. So Christ is to have first place in everything. Now, yung everything po rito, mga kapatid, that includes our preaching.
In our preaching, abay, dapat si Jesucristo ang una sa lahat. He is the prominent and he's the first, no? He's in the first place of everything, even in our preaching. Christ is to have the first place in our families. Dapat si Kristo ang mauna sa ating pamilya. Hindi po masamang mahalin yung pamilya, pero dapat unahin natin lagi ang Panginoon na minamahal natin over our families. Christ is to have the first place in our marriage. So pag po tayo ay nag-asawa at nagkaroon ng sariling pamilya, dapat uunahin po natin lagi ang ating Panginoon. Christ is to have the first place in our jobs and careers. Okay? Unahin mo ang Panginoon. Alam mo, nakabuo po nga ako ng isang praise dito eh. Kapag inuna natin ang Panginoon sa buhay natin, uunahin ng Diyos yung pangangailangan natin. Amen to that. Subukan po ninyo. Unahin nyo ang Panginoon sa lahat sa inyong buhay. Makikita nyo, unahin ng Diyos, natagpuin ang inyong mga pangangailangan. Christ is to have first place even in our finances. Christ is to have the first place in our time. Christ is to have the first place into our hearts. Okay? And Christ is to have the first place in our worship. In other words, Christ is to have first place in everything. Okay? In everything else, including in all creation. Kasi kanya naman talaga lahat ito. Kaya nga, napakahalaga po, mga kapatid, na unahin natin si Kristo sa ating mga buhay. Christ must be first in our lives. Kaya nga dito, binanggit po, no, verse 18, so that He Himself will come to have first place in everything. In everything. Ang tanong, mga kapatid, inuuna po ba natin ang Panginoon sa buhay natin? Pag po ba may problema tayo, sino po ba ang una nating naiisip? Si Lord po ba? Si Lord po ba ang una nating tinatawagan at tinatakbuhan kapag meron tayong problema? O mas nauna nating puntahan yung asawa mo, yung magulang mo, kaibigan mo, o kaya ipopost mo na lang sa Facebook, irarun mo na lang kung ano man yung ano mo sa Facebook mo na lang dinadaan, rather than unahin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Kaya nga dito makikita natin, mga kapatid, maliwanag po, matapos ipakilala ni Apostol Pablo kung sino si Jesucristo, the image of the invisible God, the firstborn over all creation, the head of the body, the firstborn from the dead, sabi niya, so that He Himself will come to have first place in everything. So matapos nating makilala kung sino si Jesucristo, dapat unahin natin siya talaga sa ating mga buhay. Kaya, sa gabing ito, mga kapatid, ito po yung aking challenge. Unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Paggising mo pa lang sa umaga, bago mo buksan yung Facebook mo, buksan mo muna yung Bible mo. Bago ka makipag-usap kanino man, unahin mong makipag-usap sa ating Panginoon. Put Christ first in everything. May problema ka, bago mo ikwento sa mga kaibigan mo, sa mga kumari mo, sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo, unahin mo muna, nasabihan at kausapin ang ating Panginoon. May pangangailangan ka,
unahin mo muna na sabihin kay Lord, humingi ka ng gabay at tulong una sa lahat sa Panginoon. Diba? Sabi ng Bible, diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek God in everything. Put Him first in everything. At makikita po natin kung paano tutugunin ng Panginoon yung ating mga pangangailangan. Alam nyo, kung itong mga pandemic na ito ay na-extend, palagi ko marami pang mga bagay na itinuturo ang Panginoon dito na kinakailangan matutuhan po natin. Pero kung matututuhan lang natin, uunahin natin lagi si Lord sa buhay natin, naniniwala ko, you will never go wrong. Alam ba, sa relationship ng husband and wife, unahin mo si Lord. Sa family, sa negosyo, sa trabaho, sa pag-aaral, unahin natin si Lord sa lahat ng bagay. Hindi lang po sa pangangaral. Mahalaga po yun. Sa pangangaral, dapat Christ-centered yung ating pangangaral. Pero, hindi lang po sa pangangaral. Sa pamumuhay, unahin natin lagi ang ating Panginoon. At makikita ninyo yung malaking kaibahan kung inuuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga rito, so that He Himself will come to have first place in everything. Now, alam niyo ba kung bakit binanggit po dito na yung resurrection niya from the dead give Him supremacy in all things? Okay. Why does Christ's resurrection from the dead give Him supremacy in all things? Alam niyo po ang sagot? It proves that He is God. Verse 19, sabi rito. At dito na po tayo magwawakas. Sabi rito, for it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him. So the fullness of the Father's good pleasure dwell in Him. Pag naintindihan po natin yung mga salitang yon, na kung saan the reason why dapat unahin natin si Jesucristo sa ating mga buhay in everything, because He is God, He is divine. And therefore, kung unahin natin siya, uunahin ng Diyos yung ating mga pangangailangan. Manalangin po tayo. Panginoon, sa gabing ito, natutuhan namin na hindi lamang sa aming pangangaral dapat nangunguna ang aming Panginoong Jesucristo. Nangunguna siya sa aming buhay dahil He is the image of the invisible God. He is the firstborn over all creation. Everything was created by Him and for Him, and He holds everything together. He is the head of the body, His church, and He is the firstborn from the dead, so that He became the number one. He is in the first place in everything, O God. Panginoon, sa gabing ito, tulungan mo kami na lagi naming unahin ang aming Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Sapagkat kapag inuna namin ang aming Panginoong Jesucristo, inuuna namin ang Diyos sa aming mga buhay. Dinadalangin ko po, ano man ang kalagayan namin, unahin ka namin sa aming mga buhay.
Paggising pa lamang namin sa umaga, pagmulat pa lamang ng aming mga mata, Ikaw ang aming unahing sambitin, papurihan, pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo na nagpapaalala sa gabing ito. Father God, right now, patuloy po kaming dumadalangin sa inyo sa gabing ito. Naway, patuloy kang makilala ng bawat isa kung sino ka, Panginoon. Naway, lalo pang lumalim yung aming pagkakilala kung sino po kayo, Panginoon. Sa gayon, lalong tumibay yung aming pananampalataya sa inyo at lubusan kaming magtiwala sa inyo. Dakilang Diyos, salamat po. Dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang hari ng aming mga buhay. Kaya nga dapat unahin ka namin sa aming mga buhay, O Diyos. Ano man ang aming mga suliranin, karamdaman, problema, Panginoon, pinagkakatiwala namin lahat ito sa iyo. Dahil Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Meron kang mas malalim na layunin kung bakit you allow these things to happen in our lives. Maring ngayon, hindi namin maintindihan. But later, Lord, we will come to realize that you have a greater plan for all of us. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Tunay po na napakabuti mo sa bawat isa. Ikaw ay aming patuloy na sinasamba, patuloy na pinupuri, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa gabing ito. Awitin natin muli yung kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay pawalang minsan pa, kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay bawalang hanggan. Come on, mga kapatid. Pinupurin, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang huwag walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, ilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. For the last time, pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon.
ngang ikay walang katulad. Tunay ngang ikay di nagbabago. Puti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Last time. Mabuti ang Diyos na sa amin nagmamahal. Sige po, uli nating alalahanin ang dakilang pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay. Sa gabing ito, Panginoon, muli kaming kakain ng tinapay, sumasagisag sa iyong katawan dahil nais naming alalahanin ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin nung inialay mo ang iyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Salamat po, Panginoong Jesus, sa iyong ginawang sakripisyo, paghihirap on our behalf. Kainin po natin ang tinapay na ito na nagpapaalala sa atin sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. Amen. Ang grape juice na ito ay sumasagisag din sa dugo ng ating Panginoon. Iinom tayong muli upang alalahanin natin at tanggapin natin ang ginawang paghahandog ni Jesus ng kanyang sariling buhay, pagbubuhis ng kanyang sariling dugo para sa ating kaligtasan, kapatawaran, paglilinis sa lahat ng ating karumihan at kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. At dahil sa kanyang dugo, pinagtibay niya ang kanyang pakikipagtipan sa bawat isa sa atin. At iinom tayo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Mga kapatid, sabay-sabay tayong uminom na may pasasalamat sa ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Salamat po sa mga kasama natin ngayong gabi. Gusto lamang daw po ipaalala ng ating anniversary team na yun daw pong gustong maka-avail ng t-shirt, last day daw po ngayon ba o bukas ng pag-o-order po nyo. Kaya mag-place po kayo ng order kung hindi daw po kayo marunong mag-place ng order dun sa sheet na ibinigay. Pwede daw pong i-chat na lang si Sister Carm or kaya dito sa CHCC page. Maraming salamat po. Nice din naming i-welcome po si Ate Paz Daulayan kasama ng kanyang buong family, lalo na yung kanyang bunso na lagi daw sumusubaybay kasama niya. Salamat sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi. Sister Melody Lanusa, kasama din ang kanyang buong pamilya. Marami pong salamat for joining us. Even si Sister Josepa Culanay kasama si Jesusa, Tatay at Edmundo, si Jay at saka Josephine. Salamat sa pagsama nyo sa ating Devo. Si Kaning Mateo Jimenez. Kaning Mabel Makadangdang, Sister Mabel, Sister Glenda Martin, kasama sila Boy, sila Edna at ang kanyang buong sambahayan dyan sa Novaliches. Salamat po. Sister Cecilia Madroño, maraming salamat. Hello. Pastor Florencio Bustamante, kasama si Grace. Hello, marami pong salamat dyan sa Nueva Ecija. Tama ba? San Leonardo, Nueva Ecija. Si Lola Peteng, salamat po. Ingatan po kayo ng Panginoon dyan sa Agunoy. Kasama sila Kanet. Hello po, magandang gabi po. Salamat sa pagsama nyo. Sister Paz Zaulayan, Kuya Bobby Gonzalez, at sa Aka, si Ate Percy. Thank you po. Pa-welcome daw si Brother Lennon Sersenya, kasama ang buong pamilya niya na mga friend ni Faith. Gusto ko pong batiin si Faith ng belated happy birthday. Birthday po pala niya kahapon.
Happy birthday, Faith, at welcome sa pamilya ni Brother Lennon. Lennon, hello. Ate Evelyn Gamboa and Kuya Obet, marami pong salamat. Maricel Cacabelos, Brother Jerry Garcia and Ate Joanne Galang, salamat po. Rina Jean Centeno, Tito Ben and Tita Judy, Karika Castillo, nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa kagalingan nyo ni Ka Abet. Kami ay nagpupuri sa Panginoon sa pagtugon ng mga dalangin natin para sa inyo. Sister Nerissa Aduka, kasama si Brother June at kanyang pamilya, maraming salamat. Nawa, patuloy na pagpalain yung negosyo nyo dyan sa Bulacan. Brother Buds Rima, si Buds, Brother Buds, Sister Arlene Uson, dyan sa Urdaneta, at Tetet, salamat nga pala dun sa masarap na ube pandesal. Kung gusto nyo po, ay pwede kayong mag-place ng order sa kanila. Mayan Lanusa, thank you for joining us, Mayan Lanusa. Violeta Bertuccio na taga San Juan, Batangas, salamat po. Sister Maribik Villasenor, patuloy po kayong ingatan ng Panginoon. Marami pong salamat. Kabet del Rosario, salamat po. Nanay Lolita and Tatay Ador and Edna Rimas, thank you. Sino pa? Kim and Aya, Baby Aya, thank you po. Ma'am Weng Ferrer, salamat po. Patuloy po kayong bigyan ng kalakasan at kagalingan at restoration sa hindi lamang po ng katawan nyo, kundi ng spirito at ng buong pamilya nyo. Salamat po. Ka-Edith De Guia, salamat po. Myla Tubera and family. Meron po tayong bago. Marie Garcia, watching here from Bugalyon, Pangasinan. Maraming salamat at welcome po sa inyo dito sa ating Devo. Kuya Ray Gonzales, salamat po kasama ng mga Gonzales family diyan sa City Camp. Sister Husta dyan, hello po. Maraming salamat, Sister Husta. Brother Gadiel Alcantara, salamat po sa inyong pagbabalik diyan sa Asinggan, Pangasinan. Joss Del Rosario and Jade Luningning, Nathan and Lucky Bear. Hyacinth Hernaez, salamat sa pagsama nyo, Sister Jing Pabon. Sister Patricia Palitog, salamat po. April, marami pong salamat for joining us. Marie Garcia, Brother Rex Agustis, Sol Lopez, hello. Josephine De Quinto, welcome. Josephine De Quinto. Arian Jane, salamat. Gian Carlos Sherbo, salamat. Ate Flora Rebukyaw at Kuya Andy. Shasha and Zay, sana mabit ka pa na rin namin. At ingatan ka ni Lord sa iyong bagong work. Amelie Fakal, thank you so much, Amelie. Shirley Baptista, welcome to our Devo. Ma'am Erlinda Cruz, salamat po. Ingatan po kayo, patuloy ng Panginoon. Ate Tess del Rosario and Tisha Ople, thank you so much. Maria Ebony Garcia, maraming salamat. Ate Joanne, Sister Wilma Tamiing, Sister Yumi San, at salamat Yumi San sa iyong pagbabalik sa ating Devo. Sister Rosemary Sherbo, kasama nila Ate Gemma Sumilis, Sister Rochelle Ocampo, and Annalyn Flores. Brother Ahmed Kapuyan and Mami Getty, thank you po for joining us. Sister Glad, Brother William, Sister si Gwen, Sharon, Pastor Gilbert, Nanay Esther, and Tatay Cesar. Salamat po. Good morning po. Good morning sa kanila. Risa Rodriguez, I think this is your first time and wini-welcome ka po namin dito sa ating Devo. Micah De Guia Ablasa, salamat sa pagsama mo, Micah. Kasama ni ka Eloisa. De Guia. De Guia. Kamag-anak mo. Romia
Gaya Francisco. Welcome po dito sa ating Devo. Marami po tayong mga bago at wini-welcome po namin kayo, Sister Suzette and Painado. Hello po dyan sa Gunoy. Marami pa pala, kala ko. Carmimas and Jester. Richard Porto. Salamat sa pagbalik, Brother Richard. Ate Che Pugoon, Pugoon Family, Mami Cecilia, Dr. Ellie, and Shelo. May Centeno, Jolola, maraming salamat. At si Johan and Mateo, kasama si Kay, Ma'am Abet, and Kuya Jojo. Maraming maraming salamat po for joining us tonight. Huwag po tayong bibitiw. Patuloy po tayong sumubaybay, sumama sa ating gabi-gabing pag-aaral ng salita ng Diyos. At masigla tayong araw-araw na harapin lahat ng mga challenges, lahat ng pagpapala na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon as we seek Him first in our lives. Good night and God bless! God bless! Mga kapatid, ingatan po kayo ng Panginoon. Bye-bye!